Magandang araw kapatid. Welcome sa Tuklasin Mo channel. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang pag-iibigan ni Narona at Carlo na pinili ipaglaban ng binata ang dalaga na sa loob ng 10 taon na kanyang paghihintay sa dalaga. Siya na kaya ang forever ng binata. Uhahantong ang lahat sa wala. Kaya samahan mo akong tapusin ang kwento na ito mula umpisa hanggang sa dulo. Natiyak mag-iiwan ng halo-halong mga emosyon at kukurot sa iyong mga puso. Ating kilalanin ang dalawang bida sa kwentong ito na nagngangalang Rona at Carlo. High school pa lamang sila ay matalik na silang magkaibigan. Maganda ang dalaga, maputi at makinis ang mga balat na parang isang anghel na nahulog mula sa langit. Kaya naman, siya ang pinapangarap ng binata na makasama at may hatid sa altar. Isang araw, habang masayang nag-uusap ang dalawang magkaibigan, ganitong mga kataga ang binitawan ng binata. 10 taon mula ngayon, kapag hindi mo pa nahanap ang forever mo, papakasalan mo ba ako? Tanong niya sa dalaga. At sumagot naman ito ng, oo ba? Nakangiting sagot ng dalaga. Talaga ba? Muling tanong ng binata. Oo naman, pangako. Sagot muli ng dalaga. Kaya naman, sobrang saya ng binata ng mga oras na iyon. Sa pagkakataong ito, kumuha ang binata ng isang notebook at pinagtibay ang pangako nila sa isa't isa sa pamamagitan ng pirma ng dalaga. At matapos ang graduation nila ay may kanya-kanya na silang tinatahak na landas at mga pangarap. Lumuwas ang binata ng Maynila para maghanap ng trabaho. Ang dalaga naman ay nanatili sa kanilang probinsya upang doon mamasukan. At makalipas ang 8 taon, nakatanggap ang binata ng isang tawag. Kaya naman nagmamadali siyang nagtungo sa lugar na iyon. Isang magandang binibini ang kanyang nadatnan sa ospital na iyon na nagtatangkang wakasan ang buhay nito. Ang dalaga na iyon ay ang kanyang matalik na kaibigan na nagngangalang Rona. Buti na lang nandun ang binata na dumamay sa dalaga. Siya ang naging balikat at iyakan ng dalaga sa mga panahon na iyon. At makalipas ang ilang mga buwan, nailigtas muli ng binata ang buhay ng dalaga sa muli nitong tangkang pagpapakamatay. Sapagkat sa mga panahong iyon, pagod na ang dalaga, puro pasakit at kabiguan na lamang ang kanyang nararanasan. At iniiwan siya ng mga lalaking iniibig. At niluloko lang siya ng mga ito. Kaya gusto na niyang wakasan ang kanyang buhay. Subalit palaging nandyan sa tabi niya ang binata na handang dumamay sa kanya at makinig sa mga hinaing nito. At makikita mo ang tibay at determinasyon ng binata na talaga namang kukurot sa puso mo kung gaano siya katatag para sa dalaga. Na kahit paulit-ulit sinasaktan ang dalaga sa mga nagiging nobyo nito, ay palaging nandyan ang binata para magpawi ng kanyang mga luha. Nasa tabi niya palagi ang binata para lamang mailigtas ang buhay ng dalaga. At makikita mo na sobrang mahal niya ang dalaga na hindi kayang banggitin ng mga salita. Na kahit walang kasiguraduhan ang binata sa puso ng dalaga, ay handa siyang sumugal para rito at hindi umaasa na masusuklian ang kanyang pagmamahal. Sapagkat may iba itong mahal at siya ay tagabuo lang. Tagabuo lang pagwasak ang puso ng dalaga. Isa lang siyang backup plan, plan B, ika nga. Takbuhan ng sugatang puso. At makalipas ang 5 buwan, muli na namang nandyan ang binata sapagkat wasak at durog na durog muli ang puso ng dalaga. Parang walang hanggang katapusan na kabiguan, ika nga. Sa mga panahong iyon, pagod na ang dalaga sa mga ungas na mapanakit sa kanyang puso. Kaya pumapasok sa isipan niya ang mga salitang, ayaw ko nang mabuhay sa mundo. Sapagkat halos lahat ng mga lalaking iniibig niya ay niluloko lang siya ng mga ito at ipinagpapalit sa malapit. Subalit ang pagmamahal ng binata sa kanya ay hindi niya nakikita ang halaga nito. Ganun pa man, umaasa pa rin ang binata na matatauhan ang dalaga sa kanyang kahibangan sa mga lalaking ungas
at maibabaling ang atensyon nito sa kanya, na kahit paulit-ulit niyang ipaalala sa dalaga ang ganitong mga kataga, tanggapin mo na ang katotohanan na walang ibang nagmamahal sa'yo kundi ako lang. Ako lang ang totoong nagmamahal sa'yo, at kapag nasasaktan ka, mas lalo akong nasasaktan, sambit ng binata. Makalipas ang 10 taon, ang panahon na pinakahihintay ng binata, ang pangako nila sa isa't isa. Kaya naman sobrang excited ang binata sa mga oras na iyon, sapagkat ito na ang panahon ang katuparan ng kanyang pinakahihintay. Ang mapasakamay niya ang dalaga. Subalit isang liham ang muli niyang matutuklasan kung saan naroon ang dalaga. Ang babaeng pinakamamahal at hinintay ng mahabang panahon ay gusto muling wakasan ang buhay nito. Kaya naman dali-daling tumakbo ang kawawang binata para muling hanapin at iligtas ang dalaga sa tiyak na kapahamakan. Sa mga oras na iyon ay nadatnan niya ang dalaga na gusto nang tapusin ang buhay nito. At isang kataga ang binitawan ng dalaga. Walang totoong nagmamahal sa akin. Ayaw ko nang mabuhay pa sa mundo, sambit niya sa binata habang patuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Kaya naman ganitong mga kataga ang binitawan ng binata. Naalala mo pa ba ang napagkasunduan natin na 10 taon ang makalipas ay magpapakasal tayo? Tingnan mo ito, ang pangako natin sa isa't isa na pinagtibay ng iyong pirma. Diba ito ang tunay na pagmamahal, sambit ng binata. Isang notebook na hawak ng binata na kung saan nakasulat ang pangako nila sa isa't isa. Sa narinig ng dalaga ay laking gulat niya sapagkat nasa harapan na niya ang binatang naging parte pala ng kanyang buhay. Nag-flashback sa dalaga ang kanyang mga binitawang pangako. 10 taon na ang nakalilipas. Subalit isang maiksing sagot ang dumurog sa puso ng binata na para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Patawad, isang kasinungalingan lang ang lahat ng iyon. Biro ko lamang iyon, tugon ng dalaga. Kasabay nito, isang lalaki ang biglang sumulpot na nagmula sa kanilang likuran. At iyon ay ang lalaking ungas na mapanakit sa puso ng dalaga. Subalit sa huli, ito pa rin ang pinili ng dalaga at hindi niya nakita ang halaga ng binata na siyang tunay na nagmamahal. Naiwan na lamang ang binata na durog ang puso at mga luha na naguunahan sa pag-agos. Nasayang lang ang 10 taon na kanyang paghihintay sa dalaga. Kapatid, pasensya ka na kung walang happy ending ang kwento na ito at hindi malaperitel ang kanilang istorya. Dahil lagi mo sanang tatandaan, hindi lahat ng pinagtagpo ay itinadhana at hindi lahat ng sugatan ay tama ang ipinaglalaban. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe ka na at pindutin ang subscribe button para lagi kang updated sa bago nating mga videos. At ito ang kwento ng tuklasin mo. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.